Alright mga lads, magandang araw sa ating lahat. So ngayon, nakakuha tayo ng EJS or EJS, hindi ko alam kung anong tamang pronunciation. And EJS V6 Pro. Okay. So ayan, dalawa yung nabili ko mga lads kasi nag-sale siya nun. So yung price nito, papakita ko na lang soon. So lalagay ko lang siya sa description or links, so sa mga gustong malaman. Okay, so ngayon, bubuksan natin to kung ano yung mga laman ng EJS natin. Okay, so ito muna, isa. So tabi mo natin itong isa. So ito yung isa mga lods. So yung laman niya is, mayroon siyang instruction dito. Dito kayo magbe-base. So basahin nyo lang yan kung ano yung mga dapat gawin. Okay. Then ito yung model mga lods in mate. So ito yung off niya. Ito yung pangtawag. Ito yung pang on. Ito yung blinker, blue and red. Tapos volume plus, volume negative or volume minus. So ito yung mga kapag may magko-connect sa'yo, B, C, D, E. D, E, okay. Then yan. Okay, ito yung antenna niya mga lods. So lagay mo natin dyan. Then dito sa may isa. Okay. Ito. So nandito na rin yung mga kakailanganin natin. So yung ibang dito mga lods, hindi ko alam kung ano yung pangalan. Wala rin lang kasi nakalagay dito kung ano yung mga pangalan nito. Pero siguro kung nanonood ka, alam mo kung ano yung pangalan yan. Okay. So ito, dalawa yung ganito niya. Ito yung ginagamit sa pang helmet mga lods. Yan o. Kung halimbawa kung bumigay ito, meron kang extra. Pero matagal naman itong bumigay mga lods kasi bakal naman Phillips screwdriver. Then meron siyang tools na binigay, Allen wrench, then Phillips screwdriver. So magamit mo siya dito. So yan. And then meron siyang charger mga lods, you know. So sabi niya dun sa description, huwag kang gagamit basta-basta ng kahit anong charger. So ito lang dapat yung gagamitin mo mga lods. Kung halimbawa nasira to, pwede mo kontakin yung seller na magre-request ka ng ganitong charger. So meron naman sila dun sa may binagbebentahan niya, baka merong ganito rin lang. And then ano pa naman dito? So ito, apat mga lods, extra yung dalawa. So yung purpose nito mga lods, ito yung ilalagay mo dun sa loob ng helmet. No, ito yung double-sided tape kasi to. So ididikit mo yan dun sa may tenga, dun sa helmet mo. And then ididikit mo tong itong item na to. Ayan, no. Diba? Ayan, no. Para hindi agad at mabuhulog. So bali yung binigay niya is apat. Yeah. And then extra content, extra bolts para dito. And then ito yung last mga lods. Dito yung dapat hindi mawawala. Kasi ito yung gagamitin para makipag-communicate ka sa OBR mo or dun sa mga ka-rides mo. So ayan. Ayan. Then meron siyang mic. Ito yung mic niya. Then yung dalawang pang sound. Okay, yan. Same rin lang sa kabila mga lods. Same rin lang yung laman niya. So ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano ipag-install dito sa helmet. Okay? Install isa. Music natin.
kasi nagde-decide yung pinakamak eh. You win. Hindi na masagad mga lods, oh. Nakasagad na yung kwan niya, yung tornilyo. Hindi na yan may pasok. Higpitan na lang. Tapos ang next duck. So dapat yung isang kwan mga lods, isang speaker. Halimbawa ito. Malapit dapat to. Ito halimbawa ito. Ito dapat yung nasa right. Nasa left side, itong mababa. Tapos ito yung mababa, ito yung nasa right side. Okay, left side to. Yung left side mga lods, pagkatabi lang nitong kwan. Okay, mayan. Tapos yung sa doon nina, itong right side, dapat ito yung malayo, ito yung mahaba. Ayan. Tapos salpak nyo na ito pang lods para hindi kayo mahirap. Tapos itong mic mga lods lagay nyo dun sa harapan. So sa akin nila ang ginawa ko, iwalay ko itong kwan mic. Hanggang tapos, kung gili yung helmet nyo mo, mas madali yung may kabit kasi mabubuksan nyo sa dito. Pero hindi ko alam sa ibang brand, Evo ganun, o rin ata, not sure. Yan. So nailagay na natin yung dalawang basta, hindi ko alam tawag yan. Tawa-tawa ka dyan. Tapos ito mga lods, itong mic. Lakay natin dito sa may tabi ng intercom or model. Pwede nyo rin nilagay dito sa kabila kung saan nyo trip mga lods. Ganyan. Oh, mas maganda ito pag sa kabila kasi kapag dito mas mahaba na yung well nya. Baka mas distorm ko pa eh. Tapos yung mic mga lods dapat nasa gitna yun. Ganyan dapat. Pero hindi siya abot. So dito na lang sa right talaga. So tanggalin nyo lang yung kwan. Ito. Ayan. Tapos yung mic nakapesa dapat dito. Tapos dito. Ayan. Ayan. Tapos ito, ilagay nyo dito yung mga exceed. Ikuan nyo mga ito mga lods ha. Dapat hindi nyo makuan ito. Kasi dyan nilalagay yung ikuan. Ang ating helmet. So ngayon, lalagay na natin siya. Ito yung sa light. Ganyan, ganyan o. Kaya ganun. Ay, wanda yung balik na. Ayan, baliktad para. So yan, balik nyo na itong. So yan, ibalik nyo na yung mga gamit ng helmet. Meron pala to. So yan mga lods, kung pwede, kung gusto nyo naman, pwede nyo padalanin itong wire dito sa may kabila. Pwede rin dito. Mahirap kasi masingit dito mga lods kasi nandito yung kwan niya. You know? Mahaba yung pagano niya mga lods kaya dito ko na nilagay. Then yan. So ayan mga lods, nakabit na natin yung isa.
ayusin lang natin yung sa loob niya para hindi magulo. Kakaya naman kay OBR. Yan. Okay, na-install na natin dyan sa part. So, try muna natin, no? Okay, bilis naman! Kanta ka man? Ni on time, yeah. I mean, on time. Magbibipa ko na. Sa dating tinawag. So, ito mga lods, ito na yung final output ng intercom natin. So, Y6 V6. Ejaias V6 Pro. Yan o. So, matagal ko nang ginawa yung video. So, ngayon pa lang kami magre-review. 1 year nang nakaraan. So, lang nag-uusap kami ni Pangit. Pero hindi lang napipick up ng GoPro natin. Sayo ka nga. Hindi yan. Yan, utusan ko mga lods, close the gate. So, overall naman mga lods, anong masasabi mo sa Ejaias? Okay ba? Intercom natin. Oo. Ano yung mga benefits ng pagkakaroon ng Ejaias natin? Nakakapag-usap na kami. Malita nga. Hindi na kami nagsisigawin ng mga lods. Kahit matulin yung takbo nyo, ridig pa rin na ridig kahit tumakbo ka ng 100 kilometers per hour, ridig pa rin mga lads. So ngayon nandito kami sa Kwan, mga Gatdam. Bali, pabalik na kami sa baba. Alright mga lads, time check 2:57. Okay, tatara na. Hey yo! Ay, hindi ka pa natutumba ng motor. Pag ganitong daan, okay lang. Ayan mga lods, papatakbo tayo ng 90. So try pa natin kung makikinig, marinig pa tayo ni OBR. So ito 90 km per hour. Rinig mo pa ako? O, rinig pa niya tayo mga lods. Huwag kang sisigaw, marinig ko naman. Huwag kang sisigaw. O, rinig kita. Ayan ang mga lods, 90 kilometers to 100. So 100 lang yung kaya ni Bit eh. Ilan lang CC kasi to. And then maganda rin to mga lods kapag group kayo ganun, lima kayong rider, mag-uusap-usap kayo. Kaya yon ni Ejaias. Ito yung Ejaias V6 Pro mga lods na pinaka mababa sa mga Ejaias. Ang kwan lang nito, hindi siya pwedeng mag-radio and then hindi siya pwedeng mag-play ng video while talking to your want to communicate. Okay? Like your OBR, hindi kayo pwedeng mag-music habang nag-uusap. Then yung radio ganun. Then pwede ka naman mag-music, basta i-connect mo lang siya sa Bluetooth pero naka-close yung intercom or yung kausap mo mga lods. Kumbaga kung wala si OBR, pwede kang mag-Bluetooth ganun.
and then music, and then kapag may katawag, yun, magagamit mo siya. So nabagay rin to sa mga delivery rider, pero common mga loads mga delivery rider kasi hindi siya hassle pagdating sa pagkikipag-communicate sa mga customer. Instead na dad, kukunin mo pa yung cellphone mo tapos magagaroon ka pa. So madidistract yung pagdadrive mo. So magdudulot pa ng accident. So isang recommend is magkaroon ka ng intercom. Ganun. Di ba? Oo daw. Nung nagkaroon kami ng intercom mga lods, isi din na kami na boring. Kasi hindi kami nakapag-usap kapag nagra-ride. Mataltig ato yung dalan. So mataltig tong daan mga lods, wala na yung buong espalto kanina. Ang kagandahan kapag may intercom ka pa is hindi ka maboboring, lalo na kapag may long ride ganun. So kasi aantukin ka kapag hindi kayo nag-uusap eh. So usap kayo about sa life nyo, kung ano yung mga plano nyo while driving, no? Pero huwag kang magpo-focus sa sinasabi niya. So sabayan mo rin ang pagtingin sa left and right na side mirror, then sa harap. Yan. Para hindi ka masyadong madistract. Ganun mga lods. Iba naman, iba yung tungo ng mata mo, then iba naman yung tungo ng bunganga mo, ganun. Yun yung experience ko. So ayun lang mga lods, so ito lang yung review natin sa may intercom. So sa mga nais bumili, ay bili na kayo mga lods kasi mura lang siya. Okay, so pinakamurang intercom. Let's go. Goodbye mga lods.